paano nga ba magsimula mag-vlog? Kailangan ko ba ng magandang camera? Kailangan ko ba ng maraming lente tulad nito? Sobrang mahal nito. Kailangan ko ba ng mamahaling laptop? Yan ba ang tanong mo? Pwes, kung yan ang tanong mo, tapusin mo tong video na ito hanggang sa huli dahil nakakagarantisado ako na makakapagsimula ka mag-vlog at magkakaroon ka ng maraming subscriber at views dahil sa tips na ito. Simulan na natin. Let's go! Tulad ng sabi ko, kailangan mo ba ng mamahaling lente tulad ng mga to o ng laptop tulad na nito para makapag-edit ka ng video mo o para makapag-vlog ka? Sinasabi ko sa iyo mga tol na kung meron kang cellphone, meron kang Android cellphone, ay makakapag-vlog ka. Hindi importante ang mamahaling camera at tulad ng mga to para makapagsimula ka mag-vlog. Dahil kung meron kang Android phone, ay makakapag-vlog ka. Sinasabi ko sa iyo mga tol, hindi mo kailangan inkumpara ang sarili mo sa mga sikat na vlogger. Bakit? Unang-una, taon na silang nakapag-vlog at nakapag-vlog sila na phone lang din ang gamit. Okay? Kung kilala mo si Kong TV, si Roger Racker, Emma Jimenez, lahat sila ay nagsimula sa cellphone. Sunod, Digicam. At ngayon, mamahaling camera. Anong logic doon? Tol, kung magsisimula ka mag-vlog, mas maganda na magsisimula ka sa wala. Bakit? Dahil kapag nagsimula ka sa wala, mamamaximize mo yung galing mo hanggang sa magkaroon ka ng magandang gamit. Ang tanong, paano nga ba ako makakapag-vlog kung cellphone lang ang gamit? Unang-una, mayroon niyang camera. Tapos, meron din niyang, syempre, recorder. Okay? Ano ang gagawin kong pang-edit? Mga tol, meron akong ituturo sa inyo isang pang-edit na pag-garantisado ako magagamit nyo. KineMaster. Merong pang-edit na KineMaster or KineMaster. Hindi ko alam kung paano i-pronounce ng tama. Maganda yon sa mga beginner. Yon ang mga ginagamit ng ibang vlogger na nagta-travel. Okay? Na walang gamit. Meron kang camera, tapos meron kang editor sa phone. Paano ba maging consistent na isang vlogger? Tol, mga katagumpay, ganito lang yan. Hindi mo kailangang ikwento ang lahat sa buhay mo. Kailangan mong maging transparent sa viewers mo. Pwede mong ikwento ang kwento ng iba. Tapos, pwede mo rin ikwento ang kwento mo sa iba. Kailangan mong maging creative. Kailangan mong maging flexible sa lahat. Mga tol, kapag nagsimula ka mag-vlog, kailangan consistent ka. Kailangan hindi ka nahihiya. Kailangan hindi rin naman overexposed or sobrang kapal ng mukha mo. Okay? Dapat nasa gitna ka lang. Tandaan mo na ang attitude ang isa sa key para magkaroon ng maraming subscriber at viewers. Okay? Ito pa ang isang tips mga tol. Kailangan nagre-review ka rin sa YouTube. Okay? Kailangan nanonood ka ng mga tutorials. Kailangan nanonood ka rin ng maraming vlogs para makakuha ka ng tips sa kanila kung paano nga ba mag-vlog. Huwag mo munang isipin yung mga tao sa paligid mo. Ang unang-unang mong gagawin ay mag-focus ka doon sa dapat mong gawin. Totoong hindi ka habang buhay mag-YouTube, pero kailangan mong ipakita na yung sinimulan mo ay kailangan mong tapusin. Okay? Mga katagumpay, alam nyo, ang pag-YouTube ay by process yan. Walang YouTuber na sikat agad. Hindi ka artista tulad ni Tony Gonzaga. Okay? Siya, sikat na agad siya sa social media. Kaya nung nag-vlog siya, nag-transition siya sa vlog, sikat na agad siya. Maraming agad siyang subscriber. Kasi ay artista siya. Okay? Dahil hindi tayo artista, mga tol, kailangan nating gumawa ng pangalan. Yun yung sinasabi ko na kailangan mong maging be yourself. Kailangan mong maging be yourself. Parang mali na. Kailangan mong magpakatotoo. Okay? Kailangan mo ikwento kung sino ka para abangan ka ng tao. Right? Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa iba. Hindi mo kailangan ng mamahaling lente o ng laptop. Kailangan mo lang maging creative. Okay? Ito pa ang isa. Kailangan mong makipag-collab sa mga kapareho mong small YouTuber. Ano nga ba yung collab? O dahil magsisimula ka pa lang, ang collab ay collaboration. Okay? Para mas madali mong maintindihan, kailangan mong makipag-meet sa kanila. Kailangan mong gumawa ng content together with them. Kailangan mong i-maximize yung channel mo. Dahil yung possible na subscriber nila ay subscribe ka din. Okay? Maghanap ka tulad ng kaibigan mo. Magkaiba kayo ng subscriber.
pwede yung subscriber niya maging subscriber mo din. Tapos yung subscriber mo maging subscriber niya din. Tulungan lang. Okay? Asahan nyo na nandito sa YouTube, mga tol, ay merong naghihilahan. Parang mga talangka, naghihilahan pababa at doon tayo sa naghihilahan pataas. Kailangan mo maging positive sa lahat ng bagay. Okay? Ayos ba tayo doon, mga katagumpay? Saka ka na mag-moving forward kapag ka dumaan na yung panahon at meron ka ng budget at pwede ka na makabili ng mga ganitong gamit. Maiintindihan mo yan step by step, tol. Okay? Kaya kung ako sa'yo, kung magsisimula ka ng mag-vlog ngayon, tol, simulan mo na. Isa pa pala, para maging isang mahusay na vlogger ka, kailangan mong alamin kung ano ang strength mo or kung saan ka magaling. Halimbawa, magaling ka sa sports or magaling ka sa documentaries or magaling ka sa cooking o hindi mag-cooking ka. Okay? Hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo na dapat travel vlogs, na dapat sports ka. Alamin mo muna kung saan ka magaling dahil kapag napipilitan ka lang sa pagbablog mo, ay mahihirapan ka. Okay? Kailangan mo munang i-evaluate yung sarili mo. Saan nga ba ako magaling? Saan ba ako mas nagka-trending? Okay? Ito pa ang isang tip. Kailangan mo makinig sa audience mo. Kung meron silang binibigay sa yung suggestion sa baba, ilista mo lahat yon at gawin mo. Kung meron silang mga hindi magustuhan sa'yo, baguhin mo yon. Dahil yon ang makakapag-stay sa channel mo para mag-grow ka. Okay? Ito pa ang isang tip, mga katagumpay. Kailangan i-recommend ni YouTube ang video mo. Paano ka i-recommend ni YouTube? Let's say meron kang video A at video B. Si video A mo ay 10 minutes at si video B mo ay 20 minutes. Pero si video A mo, quality video, quality content, at si video B, 20 minutes nga, pero dal. Okay? Pinanood ni YouTube si video A mo ng 3 minutes at si video B mo ay pinanood lang ng 1 minute. Mas i-recommend ni YouTube si video A mo dahil mas maraming nanood na minute sa kanya at i-recommend kanya sa iba. Okay? Okay ba tayo na, mga katagumpay? Dahil napakarami ko ng ginawang tutorial at hindi ko pa nasasabi yung kung paano nga ba mag-vlog. Okay? So, kung bago ka pa lang sa channel na to at naintriga ka doon sa title ko at kung nakatulong ako sa'yo, at sana i-click mo yung subscribe button at bell button para ma-notify ka palagi sa channel ko. Okay? Hanggang sa muli, mga katagumpay. This is your man, JTV. Hanggang sa muling video. Hey! Ingat palagi. Bye-bye. You are watching JTV. Please click the subscribe button and notification bell. You are now certified Katagumpay. 31 of 31.